ka ng maayos dito sa bahay na ito. Wala kang utang na loob. Tinanggap ka ng maayos dito. Mama ng ugali mo, ha? Ha? Tinanggap ka ng mama ko. Tinanggap ka ng asawa ko. Tapos ganyan ang gagawin mo dito. Sige! Kampihan mo pa yung babaeng yan! I have full proof na hindi mo siya dapat magkatiwalaan. Eto, kinuha niya sa kwarto natin. Eto ba ang pinagpuputok ng gutsi mo? Ha? Wala namang laman eh, oh! Ha? Eto ba kinaiingit mo? Eh, kung itigil ko kaya ang sustento sa mapapagawa niya sa mukha mo, ha? Sa susunod na manggulo ka sa bahay na to, ha, ikaw ang palalayasin ko. Sira talaga yun eh. Sige. Bossing. Ano yun? Nating malaman kung sino ang may-ari ng plate number na to. Hindi ho dito pinapahanap yan. Kung may records ang plate number na to, matutukoy na NBI kung sino ang may-ari. Pero kung wala naman, subukan sa LTO. NBI? LTO? Ay, sa Maynila pa yun, ang layo nun. Hindi ako pwedeng umalis. Meron akong trabaho, meron akong pinapaaral dito eh. Bakit mo kailangan malaman kung sino yung may-ari ng kotse nito? Eh, kasi dyan nakasakay yung anak ko eh, sa Mayumi eh. Yung nawawala mong anak? Ang tagal nang nawawala nun ah. Hanggang ngayon ho ba, umaasa pa rin kayo na magpapakita yung sa inyo? Kung ayaw niya magpakita, hahanapin ko siya. Please naman, bossing, baka naman pwede mo akong tulungan. Sige na naman oh, matagal na naman tayong magkakilala eh. Oh, sige. Susubukan kong itawag sa headquarters sa Maynila. Balikan niyo ako mamaya. Oh, sige. Salamat, bossing, ha? Okay, sige. Anong gusto mo pa sa lubong mamaya? Kape? Pare, sinasabi ko sa'yo, si Sandy, parang... Whew! Grabe kung umalik! Nung hinawakan niya ako, ayaw niya akong bitawan, no? Parang hindi naman. Pare, totoo, gano'n pa pag-ayakap niya sa'kin, tinignan ako sa... Alam ko kung ano nangyari sa'yo. Hindi ko kaya na mawala ka sa'kin. Mahal na mahal kita. Habagat, I love you! Ang laswa mo naman. Pare, si Sandy, ang tahitahimik, ang hinhin. Alam mo, nasa loob yung kulo niya eh. Alam mo yung mga taong tahimik, ganyan talaga eh. Tahitahimik, pero sa loob, grabe. Yung yakap niya sa akin, yung halik niya sa akin, pare, di ko mainti parang halik, parang kakainin yung mukha ko eh. Talaga lang talaga lang, pare. Talaga sinasabi ko sa'yo. Alam mo, gulat talaga ako. Sinungaling bad yan eh. Ba't ako magsisnungaling, pare? Pare, parang di mo ako kailangan. Habagat to, ano ko ba? Hindi na, believe na ako sa'yo. Saka pa. Ako pa? Di totoo yung sinasabi mo! Armand! Uy! Taga lang, taga lang. Ate Ning! Kamusta? Oh, buti na padalo ko dito. Ako, tayong dalawa na nga lang dito sa Maynila, hindi pa ba kita dadalawin? O, kumusta ka na? Eto, ayos lang. Medyo nakakamiss na nga sa atin eh. Nakakamiss ba talaga sa atin? O may namimiss ka sa atin, ha? Ikaw, bistado ka na. Ayaw mo pa magsabi sa akin. Kumusta naman yung love life mo? Eh, yun na nga eh. Bahala ko sanang lumuha sa atin bukas. Kasi, bahala ko nang manligaw kay Sandy. Ha? Pagkakajowa ka na? Di naman. Di ko nga alam kung uubra tong pagmumukha ko eh. Kaya yun, bahala kong bumili ng regalo sa kanya. Baka sakali makalasot. Eh, ate, ano nga bang magandang iregalo sa babae? Alam mo kasi ikaw, ha? Armand, dapat mas alam mo yan. Dapat alam mo kung anong kiliti ng babae. Siyempre, gusto mo siya, di ba? Pero alam mo, kahit mamahaling alahas pa yan, o kahit sulat lang yung ibibigay mo, talagang gusto ka ng babae, sobrang matutuwa na yun. Ah,
Sige. Salamat, ha. Ay, teka. Hindi ka ba sasama sa akin bukas? Alam mo na kung uuwian sa atin, eh. Ay, dalo mo na lang kay nanay tsaka kay Habagat. Ha? Sige. Hmm? Sama na siya. Ay, Sandy. Sandy, sorry na. Alam ko ang mali yung ginawa ko. Binaway ko na sa latang-latang kunento ko tungkol sa'yo. Sinabi ko, inibento ko lahat yun. Ito, meron akong regalo para sa'yo. Hindi ko birthday ngayon. Sige na, Sandy. Bati na tayo. Nagsisisi ako. Seryoso ako. Kulang pa nga ito eh. Kulang pa nga itong regalo ko sa'yo para makabawi sa lahat ng pinagkagawa ko sa'yo. Tsaka, hindi ko kaya na magalit ka sa akin. Unang-una, magagalit sa akin nanay ko. Pangalawa, magagalit ako sa sarili ko dahil nawalan ako ng kaibigan gaya mo. Ikaw lang nga ta yung pinakamabait na kaibigan na nakilala ko eh. Gusto mo ituro ko kay Naimir na lahat ng mga kalokohan ang pinaggagawa niyo? Hey! Habagat! Sandy, teka muna. Alam ba ni Armand ang misteryo na gaganap dito sa bahay niya, ha? Ang misteryo yung nangyayari dito. Totong misteryo ay kung bakit may lalaki na pupatol pa sa'yo. Oh. Wala akong narinig. Wala kayong nakita. Hindi ito nangyayari. Hindi ito makakalabas. Sa sarili ko to. Teka na. Hindi tayong load mo. Akeo, ano? Layas! Layas! Sorbo? Ano, Sandy? Friends tayo? Anong friends? Friends. Ano nga? Friends. Sige na nga. Kukon, akala ko ba tinitiktikan mo mga pushers, Pierre? Oh, relax ka lang. Tahimik ngayon dun, walang transaksyon ngayon dun. Tayo, wala. Pero mga kalaban, meron. May malaking benta ng droga sa Pierre ngayon. Oh, ano pang inaantay nyo? Nangyari yung mga yan. Ayan ha. Sakto yan. Tamang-tama at timbang. Ayan. Ayos! Nasalisihan tayo. Anga-anga ka kasi bukol eh. Tsak na bingo ko na kay Sir Simon yan. Sigurado. Puro na lang palpak ang binigay mong pumasyon sa amin. Tignan mo nga. Wala naman sila, di ba? Santisima naman mo. Kailangan ko lang po talagang tawagan si Armand sa Maynila eh. Ay naku, magtitelebabad ka lang. Hindi po, sige hindi na pwede. Po. Kailangan ko lang po talaga. Importante, importante. Magtitelebabad ka lang. Hindi. Hindi po, sige na po. Kailangan hindi ko lang po. Hindi nga kahit pwede. Kahit po sandali lang. Hindi pwede. Sige na po. Hindi. Sige. Hindi pwede. Oh, ano problema mo? Eh kasi kailangan kong tawagan si Armand eh. Importante, importante lang. Ayaw naman ako patawagin ni Manang. Ito, cellphone ko. Oh. Salamat. Hello? Hello, Armand? Sandy? Oh, bakit? Bakit? Armand! Mapuputulan na tayo ng kuryente. Kailangan natin ng pera.
Kailan ka ba makakauwi? Eh, huwag ka mag-alala. Bukas na bukas, uwi rin ako. Makakabayad ako agad. Nag-aalala lang naman ako kasi baka isipin mo, pinapabayaan ko na yung bahay. Nako, nako. Okay lang yun, oh. Eh, may tiwala naman ako sa'yo, eh. Hoy, bilis mo nga! Baka mubos yung load ko. Armand, sige na, nagagalit na kasi yung may-ari, eh. Teka, kanina ko ba na ikitawag? Kay Manang. Sige na. Sige. Ay, Sandy, pag-uwi ko nga pala, may dala akong pasalubong sa'yo, ha? Salamat. Sige na, bye-bye na. Kailangan ko na ibaba, eh. Sige, bye. Tagal? Ito naman, no? Thank you. Thank you. May kapalit to, no? Ano naman kapalit? Mang-hari? Ikaw ba wala ka ng balak makipagkita sa akin? Abay, kailangan ko na yung dokumentong pinakuha ko sa'yo. Huwag ko kayo mag-apura. Uuwi din ho ako dyan. Dapat lang. Saka kailangan kitang kausapin. Patapos yung trabaho mo sa bahay ni Sigmund. Ho? Pero Mang-hari, wala na akong plano magtrabaho pa dito. Hindi ko na ho kayang pagmamaltrato nila sa akin, eh. Ha? Sigmund? Hindi po. Si Ma'am Eleanor tsaka yung sidekick niya na praning, si Ma'am Daphne. Akala niya kasi palagi kong inaagaw yung boyfriend niya sa kanya, eh. Basta magtrabaho ka dyan, Maningning. Bala sa problema mo. Daphne! Hindi ba sinabi sa'yo ni Emang na wala pa si Charles? He's still abroad. But if you're looking for me, I am more than willing to chat with the daughter of Virgie Burgos. Alam ko tungkol sa'yo. Alam ko rin na matagal ka nang nagtatago sa nanay mo at sa kapatid mo. Humanda ka at ibubunyag ko ang lahat ng sikreto mo. Dito, huwag niyo pong gawin mo. Ayaw mo. Paslubayan mo ang anak ko. Sabihin mo rin sa demonyado mong ama na ayaw mong magpakasal kay Charles. If you do that, your secret is safe with me. Hey, Maningning. Nanalo ako ng second place sa tournament. Eh, ba't parang di ka masaya para sa akin? Di ka ba masaya na nakabalik na ako? Bakit naman ako matutuwa? Eh, nung huling nag-usap tayo, gulpi ang inabot ko kay Daphne. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Trust niyo pa rin ba nakukuha? Hanggat may Daphne, kahit magkaibigan lang tayo, hindi tayo pwede mag-usap. Maningning, nagpapatalo ka na ba kay Daphne? Ha? Hindi ako nagpapatalo. Ayoko lang dagdagan ng gulo ng magulo kong buhay. Plano ko makipag-ayos ngayon kay Daphne. Kaya pwede ba ha, parang awa mo na, lubayan mo na ako. Nagpahamak sa'yo. Alak pa ang gagawin mong solusyon sa problema mo. Ay naman. Ngayon lang ako napadalas ng inom. Iwalay kasi kami ni Maningning, eh. Bigyan mo kasi ng oras si Maningning para maghilom. Ikaw, ha? Ibuhos mo ang oras mo sa pag-aaral at pagtatrabaho. Eric, pasasan ba
magtatagpo din ang landas ninyo ni Maningning. Basta ha, huwag kang liliko dun sa babae mong si Lilibet. Hindi na po, hindi na po kami nagkikita. Natuto na po ako. Promise? Promise po yan. Dabi sa inyo, hindi ka magkasalanan kung sa pagpunta rito eh. Bakit ka nga sa labas? Ako lang haharap dyan sa baba. Eric! Salamat at sinamahan mo ko dito. Parati ka kasi akong ginagabi dito kapag inayos ko yung computer. Nakakabato kapag nag-iisa na lang ako. O paano? Quits na tayo, ha? Oo. Wow, Habagat. Ayos ang chicks mo, ha? Bagong babae ba yan sa computeran? Baka naman pwedeng arbuin yan. Di-chong. Dito na to. Ba't parang pinagdadamutan mo na yata kami, Habagat? Ba't yung ibang chicks, binabalato mo naman sa amin? Bakit, syota mo ba yan? O nga pare, syota ko nga to. Sige nga, patunayan mo kung girlfriend mo yan, syota mo ba talaga yan? Sabi ko naman si Itch yung girlfriend kita eh. Yan naman pala, diba pre. Huh? Yan naman pala eh. Kay Juan ay kay Juan. Tara na pare, wala naman pala tayong mapapala dito eh. Ay ba? Ano ka ba? Papahamak tayo dahil sa'yo eh. Mababastos ko yung mga lalaki niyan. Ano ka ba? Ginagawa ko na nga lahat para hindi ka mapahamak eh. Sige na nga, salamat. O, tara na. Atid na kita. Ako kasi. Tara, tara. O, bakit? Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Good evening, Tita Mirna. Si Eric po. Wala dito, anak ko. Malis ka na. Aba? Mama's boy pala to si Eric. Perfect. Yan ang mga type kong lalaki. Hoy! Hindi ka type ng anak ko. Kaya pwede ba? Umalis-alis ka na. Naku, Tita Mirna naman. Ano naman masyadong ipagdamot si Eric? Eh, sayang siya. Marami pa naman siyang mapapaligayang mga babae tulad mo. May napakalundi mo talagang tita, babae! Tita, huwag na po kayo magalit sa akin. Sige po, aalis na po ako. Pero, alam niyo sana magkasundo tayong dalawa eh. Kasi mali ninyo sa bandang huli, kami rin ni Eric ang magkatuluyan at hindi yung manok ng si Manik. Sige po, bye! Woo! Mabosin. Boss, ano, sabi niya bumalik ako ng gabi. May balita ba? Nako, Aling Virgie, magandang balita po. Meron na po kaming address ng plate number ng sasakyang hinahanap niyo.